yung mga kinikwento ko sa yung mga anak ko, anak ko yung doon sa una kong asawa. Pero iwalay na kami noon, 16 years ago pa. Nakulong siya eh. Asan ka na ba, Jack? Paano na yung una kong asawa? Hindi ko nga ina-expect na makakalaya pa siya. Nabigat yung kaso niya, illegal drugs. Hindi mo na ba siya makapatawa? Jack! Ayun! Mabait pa rin talaga si Jack. May malasakit kahit sa hindi niya kakilala. Eh, sa'yo lang naman siya nawala ng amor. Unang beses ko siyang nakausap. Tungkol sa pamilya namin ang hindi siya galit sa akin. At unang beses ko rin nakita na ganun pala kasakit sa kanya ang lahat. That cheap flirt! Humanda siya sa akin. Malandito! Ay! Yung babae niya ng problema ko! Because that manager of yours is flirting with my husband! Hindi totoo yan. Bakit may lipstick mark sa polo ng asawa ko? Eh kayo lang naman ang magkasama kagabi dito! Iba ang gut feel ko dyan sa babaeng yan. There's really something strange about her. And I intend to find out what it is. Sige. Stars! Anong nangyayari dito? Anong problema nyo? Anong problema ko? Yung babae... Leia! Ba? Di ba ito yung nanay-nanayan mo? Yan. May nag-send sa friends book. Ah, pwede yung paki-send sa akin? Leia, saan punta? Ah, kayo na ho muna bahala dito. Asawa ko. Eh, kayo lang naman ang magkasama kagabi dito. Nay, iniisip niyo pa rin ba yung nangyari kanina? Hindi ko lang kasi akalain na mapagbibintangan ako. Wala naman talagang nangyari. Yung tungkol sa lipstick, hindi ko alam kung paano Nay, na... Nay, I believe in you. You don't have to explain anything to me. Amelia! Uy, Raquel girl! Uy, ano ba na yung patayos mo nga? Natutusok ang heels ko. Ay, nako, sabi ko sa client ko, dito kami mag-meeting kasi maganda yung ambiance ng restaurant mo. Nako ha, dapat yata ha, hingin ako ng commission dahil nagdadala ako ng mga customers dito, di ba? Ay? Anyari? Titig-titig moment lang to, girl? Titigan lang? Wala man lang bang pa-subtitle man lang dyan? Si Doris... Sinugod ako. Pinagbibintangan niya akong kabit ni Jack. What? Amelia! Ang sabi mo, moment-moment lang! Bakit pinihagan mong may mangyari sa inyo, Amelia? Bakit pumayag kang maging kabit ni Jack? Hindi nga. Wala naman talagang nangyari. Oh, eh, ano kayo ng problema ng Doris na yan, kung ganon? Ay, hindi ko rin alam sa kanya. Kung tutuusin niya, siya tong totoong kabit. Kasi sa papel, kasal pa rin kaming dalawa ni Jack. Dahil wala pa namang resulta yung annulment case namin. Saka siya tong lumandi at umagaw sa asawa ko. Ah, sorry naman, sorry. Pero
Hindi ko naman kasi alam kung anong pinagdadaanan nilang dalawa, hindi ba? Nakakasama lang kasi ng loob na inaakusahan ako ng kung ano-ano. Eh, samantalang ako nga itong ninakawan niya ng asawa ng pamilya. Correct! Correct ka dyan! Alam mo, nakakainit ng ulo, ha? Alam mo, ninanamnam ko yung sinasabi mo, eh. Talaga, itong Doris na to, alam mo, Amelia, talaga sa totoo lang, ikaw naman talaga ang legal wife. At yung Doris na yan, yan naman talaga ang kabit. Nanggigigil ako, kumukulo-dugo ko dyan sa babaeng yan, Amelia. Akala mo, tawagin ka lang kung ano-ano. Di ba nakakabwisit yon, Raquel? Masyela na may-ari, ha? Kailangan natin pagbutihin para sa dumami ang ating ano, kliyente, ha? Sir, Bob, bala ka dito, tingnan mo to. Inyo? Ano, sino daw? Anak niyo po. Ah, sige. Thank you. Oh, Lea. Tay. Mapasyal ka. Teka, may problema ka ba? Tay, totoo po ba? Na may babae kayo? Ano ba ba? Saan galing yung mga pinagsasabi mo? Doris! Sinukot ni Doris si Hilda? Anong problema ko? Iyang babae yan ang problema ko. Bakit may lipstick marks ang polo ng asawa ko? Eh kayo lang naman ang magkasama. Bakit yung ginawa yan? Tay, sana naman po hindi totoo. Kasi kahit lito lang tayo nagkasama-sama, ramdam ko po kung gaano kayo kamahal ni Tito Doris. Tsaka parang nanay na rin po ang turing ko sa kanya. Ayoko po siyang masaktan. Ay, hindi talaga totoo yan. Hindi ko nga alam kung bakit iniisip ni Tita Doris mo yung ganyan. Eh, kasi napakabait ni Hilda. Pinasilong pa niya ako kagabi sa kalakasan ng ulan. Tapos inaway-away pa niya. Halingan. Hello, Jack. Ano itong napanood kong video? Bakit mo nilusob si Hilda? And why not? Niloloko niyo ako. Saan pa galing yung pinag-iisip mo, ha? Mapag-usapan nga natin to. Alam mo, mali ang iniisip mo. Hello, Doris. Nasaan ka ba? Puntahan kita. Pag-usapan natin to. Okay, pumunta ka dito sa opisina. Mag-usap tayo, ayusin natin to, ha? Sige na. Sige na. Tay! Tay, tignan niyo to. Sinasabi ng mga tao, nagko-comment sila na dapat daw tanggalin daw sa trabaho itong si Miss Hilda. Tapos yung iba nagsasabi na i-boycott daw yung establishment kung hindi tatanggalin si Miss Hilda sa trabaho niya. Sandali lang. Walang namamagitan sa amin dalawa. Teka, ayusin ko nga yan. Kailangan ko makausap yung manager niya. Tsaka baka matanggal pa si Hilda sa trabaho. Pero sige tay! Sige na! Tay! Stories! Anong nangyayari dito? Anong problema niyo? Sino po ba kasi yung babae niyan, Nay? Bakit niya po ba kayo inaaway? Naku-customer lang yan dito. Napagbintangan lang ako. Huwag mo nang pansinin. Sige na. Pero nag-viral po kayo dahil sa kanya. Ang sama naman po kasi ng mga sinabi niya. Ang sama pa niya. Pabayaan mo na. Huwag mo nang panuurin para hindi ka maapektuhan. Baka na yan. Nakuha niyo po ba yung pangalan niya? Hindi. Alam niyo po ba, pwede niyo po siyang i-demanda. Tsaka, sino pong Jack yung sinasabi niya? Alam niyo po, kapangalan siya nung tatay ko. Pabayaan mo na sabi, Olive. Kalimutan mo na. I'm sorry, anak. Sorry, ha? Ayoko na kasing mapanood. Ayoko na rin pag-usapan. Wala naman kasing katotohanan. Sorry po, Nay. Na-stress ko po ata kayo. Ah, hindi, anak. Hindi, Olive. Umuwi ka na. Salamat sa pag-aalala mo, ha? Pero kalimutan mo na yung viral-viral na yan, ha? Huwag mo nang panuorin, ha? Oh, sige, magkita lang tayo sa bahay, ha? Mag-ingat po kayo, ha? Sige po.
Tita Doris, nakaalis na po si tatay. Akala ko ba mag-uusap kami? Nasaan na siya? Sabi niya pupunta siya kay Miss Hilda. Magsusorry daw siya dahil dun sa ginawa mong pagsugod sa kanya dun sa Tadhana Cafe. Sir, pwede ko po bang makausap yung boss niyo? Wait lang po ha, check ko po muna siya. Sir Jack Galang, right? Kayo tama po yung nag-celebrate last time. Tama. Sige po, excuse me lang po. Ay, thank you ha. Sige po. Napanood ko kasi yung video. Gusto ko sana mag-apologize sa'yo dun sa nangyari. Hindi ko naman kasi akalain na susugurin ka ni Doris eh. I'm sorry. Gusto ko sana kausapin yung boss mo para linawin to. Hindi mo na kailangan gawin yun. Baka kasi maapektuhan yung trabaho mo kaya. Pasensya ka na. Jack! Doris. What's this? Sabi mo gusto mong isettle tapos nilapitan mo na naman siya. Doris, huwag kang mag-skandalo dito, please. Gusto ko lang isettle to kasi baka matanggal sa trabaho si Hilda. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. How can I not? Eh, nakita ko ang lipstick na malandin yan sa polo mo! Anong lipstick? Hindi ba sabi ko, hindi ako kabit? Pwede ba? Kung may issue kayong mag-asawa, huwag niyo akong idamay. Please lang, umalis na kayo. Tantanan niyo ako. Hilda, sorry. Tell me the truth. Are you cheating on me? Ano? Hindi ko magagawa sa'yo yun. Eh bakit may lipstick mark dyan sa polo mo? Siguro ano, nung inalalayan ko siya, nung binuhat ko siya na nagdikit sa akin. You carried her? Ang sweet mo naman. Siya, alam nga naman hindi ko siya tulungan. Eh, nadapa nga siya, masama ang tama niya sa tuhod nga eh. Kaya inalalayan ko siya. Then why didn't you tell me this before? Sige, sige. Siguro mali ako dahil hindi ko siya sinabi. Pero bakit sumugod ka doon? Ha? Hindi mo lang ba ako tinanong? Ha? Kailan lang ba pagtitiwala mo sa akin? You were in that cafe! Ayun na nga! In the middle of the night, dalawa lang kayo! Ayun na nga! Doon ako inabot eh, ano magagawa ko? Yun lang ang bukas na cafe! Oh! Alam nga naman, hindi pa ako sumilong doon! Ano ka ba naman? Ganyan na lang ba ang pagtitiwala mo sa akin? Jack! I saw a lipstick mark on your polo! Kahit ano pang pagkikilala ko sa'yo! Ano bang ang iisipin ko? Kasi na iniisip mo na hindi ako ganung klaseng tao? Ha? Kawawa naman si Tita Doris. Not really, ma. Dahil hindi naman totoo yung bintang niya kay Lola eh. It's all in her mind. Hello, Nay Hilda. Nandito na po ako sa Bulacan. Naghihintay na lang po ng tricycle. Eh anak, mag-iingat ka ha. Sana pala nagpasama ka na sa akin. Nay, hindi na po. Kaya ko na po to. Promise. Oh, eh, sigurado ka na ba dun sa address?
Ito po yung pinadalang address ni na Bombert at Bekbek. Dito daw po sila nagpapadala ng sulat kay Kuya Miro at kay Ate Charlotte. Nay, nai-excite na po ako. Ang lakas po ng kutob ko kasi na si Kuya Miro ko na yon. Ay, sana nga makita na kayo talaga ni Miro, anak. Alam ko naman kasi na nangungulila ka na talaga sa mga kapatid mo. Sana nga po, Nay. Kasi wala naman po akong ibang gusto kung hindi makita siya. Sana din po may contact siya sa Ate Leia ko. Nako, pag nangyari po yun, siguro po sobrang saya ko. Wala naman po kasi akong ibang gusto kung hindi makita ang pamilya ko eh. Sige po, Nay Hilda. Thank you, ah. Sige po. Sa wakas, i-discharge ka na din. Tagal-tagal din yan, ah. Okay lang. Binantayan mo naman ako eh. Pabayaan ba naman kita? Oh, love na niya ako! Ay! Kulit mo talaga eh. Kulit mo. Love you too. Tara na, uwi na tayo. Ha? Sana di ka nagsisisi na sa amin ka umuwi. Ano? Wala. Naisip ko lang na pwede ka namang umuwi dun sa ate mo eh. Sa totoong pamilya mo. Alam mo kung may natitira akong pamilya. Si Olive lang yun. Si tatay. Si ate lang na may nahanap niya. Saka matagal na rin na hindi pamilya yung turing ko kay Ate Leia. Alam mo naman yun, di ba? Scary ng new grandma mo. I saw the viral video. Pero totoo ba? May something sa lolo mo tsaka kay Aling Hilda? Not true, sabi ni lolo. And naniniwala ako sa kanya. Shh, quiet ka na. Paparating na si mama. May nasusundo ka? Ewan ko ka eh. It out daw ka na. Nag-message lang ka sa akin kanina. Oh, Leia? Good! Naalala mo pa pala ako. Ako yung anak ni Jack at saka ni Tita Doris. May kailangan ka ba? Yes, kailangan kong layuan mo ang tatay ko. Ma, hindi naman totoo yun, sabi ni Lolo. Kaka-anniversary lang nila. At kami, kakabuo lang ng pamilya namin. So, hindi namin kailangan ng homewrecker kasi sa totoo lang, pinagdaanan na namin yan. Yung nanay ko na walang kwenta, sinira niya na kami noon. So, hindi na ako papayag na mangyari ulit yun ngayon. So, please lang, kung disente ka talagang babae, hindi mo sisirain ang pamilya namin. Tantanan mo na si tatay, ha? Nika, tara na. Where's Jack? Have you seen him? Umalis po siya kani-kanina lang. Pupunta lang po yata sa puntod ng anak niya. Kay Nonoy? Mm-hmm. Bakit? Ang sabi po, kakausapin yung may-ari ng katabing puntod. Gusto raw pong bilhin para mapatayuan ang musoleo. I see. Thanks. Okay, see you. Pasensya ka na, ha? Medyo sumama kasi yung pakiramdam ko. Babawi ako. Babalik ako mamayang gabi. Nako, anak. Talagang kilalang-kilala mo ako. Salamat, ha? Sige, bye-bye.
Ah, kuya, hatid nyo na lang po ako sa sementeryo. Po? Akala ko ba sa waling-waling homes kayo bago ba? Ah, hindi na ako sa sementeryo ng mga. Sige po. Salamat po. Salamat po. Ikaw pala, Charlotte. Oh, Kinito! Si Kinito, kapitbahay namin dati. Ah, Kinito! Boyfriend ko! Ah, yun naman pala eh. Saan ba tayo? Magde-date ba kayo? Ah, hindi, uwi na kami. Tara, 34V Cabrera tayo. Oh, sige, sakay na kayo. Tara. Ganda. Thirty-four V Cabrera. Ito na yun ah. Miss, sino inaantay nyo? Si Aling Tata? Wala siya dyan, sa Pampanga kasama po niya. Hindi ho. Si Ate Charlotte tsaka si Kuya Miro. Sino po si Aling Tata? Nani niya ni Charlotte? Saan daw po sila nagpunta? Alam mo, sa Maynila. Kakatid ko lang kanila sa terminal eh. Dapat nga dito. Dapat dito sila magpapatid. Kaso, nagbago isip nila. Pwede niyo po ba ako ihatid doon? Baka sakaling maabutan ko pa po sila. Naku, hindi na eh. Nakaalis na yung basta sinakyan nila. Saan po sila nagpunta? Then yun lang, hindi ko natanong. Boy, Kinito, nakabili ka ba? Ay, sige, miss. Mama Julie? Oo, ako ito, Divine. Hindi ako si Divine! At lalong hindi ikaw ang nanay ko. Wala kang ibang ginawa kung hindi saktan ako ng paulit-ulit sa loob ng ilang taon! Sorry. Divine, Olive. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero maniwala ka sa akin, minahal kita na parang tunay kong kadugo. Alam ko, naging masama akong nanay. Pero anak, kinupkup kita. Pinalaki. Naging tunay kang anak sa akin. Anak, pwede ba tayong magkita? Gusto ko lang kasing mag-sorry sa'yo. Gusto lang kitang mayakap. Alam mo, kung wala lang akong sakit, pinutahan na kasi kita eh. May sakit po kayo? Ano po sakit niyo? Miss na kita! Pwede ba tayong magkita? Please, anak. Please, puntahan mo ako sa bahay. Hihintayin kita doon, ha? Anak, ha? Thank you.
buti na lang, patay ka na. Hindi ka nadadagdag pa dun sa mga taong ayaw ko. Iba na to, Glory. Sa kaplamingan ni Doris, sinusundan niya na ako ang kinapapahala ko sa kasusunod niya sa akin. Ma-realize na ikaw na nga talaga si Amelia. Naku, that's scary, Lord. Huh? Huwag mo akong susubukan, Doris. Hindi mo ko kilala. Mama. Thank you.